Okay? Pero, nakikita natin yung pouring of the Spirit, nakita natin, ayon sa pangako ng Diyos, ito po ay nangyari lang sa last days. Okay? At ito po ay nangyari sa lahat o ibinigay sa lahat ng laman. So, doon lamang meron po kayo makikita ng malaking pagkakaiba na malaking pagkakaiba nung filled with the Holy Spirit at nung pouring of the Holy Spirit. Bagamat yung pouring of the Holy Spirit, yun rin yung gift of the Holy Spirit at yun rin yung baptism of the Holy Spirit, pero hindi po yung pouring of the Holy Spirit, hindi po yung filled of the Holy Spirit. Okay? So, malaki po ang pagkakaiba nung pouring of the Holy Spirit sa filled with the Holy Spirit, doon lamang po sa paraan ng pagbibigay ng Diyos. Nakuha natin yun? So, malaki po yung pagkakaiba. No? Yung power of the Holy Spirit, tulad na natin nakita, ito po ay nangyari lang sa last days, pero ito po ay ginawad, may binigay sa lahat ng laman. Pero yung feeling of the Holy Spirit, ito po ay nangyari sa lahat ng panahon, maging sa time past at the last days, pero meron lamang pong selections ng mga tao. Meron lamang pong pinipili ang Diyos ng mga tao na pupuspusin niya ng Espiritu Santo. Okay? Tingnan po natin dito sa Exodus chapter 31 verse 1. Bakit pinuspus ng Espiritu Santo itong si Bezalel? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Okay, sabi po ay ng Exodus chapter 31. Ito yung panahon ng pagtawag kay Bezalel. Katagalog po Bezalel, pero sa English ay Bezalel. Okay, sabi. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, tingnan mo aking tinatawag sa pangalan si Bezalel, na anak ni Uri, na anak ni Ur, sa lipi ni Huda, at aking pinuspos yan ng Espiritu ng Diyos. Ito po natin, pinuspos po ang tao ito ng Espiritu ng Diyos. Dahil meron po siyang special mission para sa Diyos. Ano po yun? Tuloy-tuloy natin pagbasa. Aking pinuspos yan ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at pagkilala at kaalaman sa lahat ng sari-saring gawain. Ang pinuspos siya ng Panginoon para magkaroon siya ng kapangyarihan maging engineer, architect. No, sapagkat meron siyang mission sa Diyos. Ano po yun? Upang kumakha ng mga gawang kaaya-aya, upang gumawa sa ginto at sa pila at sa tanso, at upang umukit ng mga batong pangkalugkot. Kumabasa. Yan gumawa ng mga lilog na kahoy at upang gumawa sa lahat ng mga sari-saring gawain. At ako'y narito, aking inihalal na kasama niya si, hindi lang po si Bezalel, ang napuspos na Espiritu Santo na magiging kasama niya ang manggagawa. Meron rin pong tao na si Aholiab na anak ni Abish Sama, sa lipi ni Dan, sa mga puso ng lahat ng maalam na puso ay aking isinilid ang karunungan upang magawa nila ang lahat ng aking iniuutos sa iyo. Ano yung iniuutos ng Diyos na gawin ni Moses? At ang mga taong ko'y maging kasangkapan niya sa paggawa. Ang sabi, ang tabernakulo ng kapisana at ang kaban ng patotoo at ang luklukan ng awa na sa ibabaw niyon ang lahat ng kasangkapan ng tolda. Nakita niyo? Kaya pinuspos ng Espiritu Santo itong si Bezalel at ang kanyang mga kasama dahil gusto ng Diyos maging perpekto yung pagkakagawa ng tabernakulo, maging perpekto ang pagkakagawa ng mercy seat o yung luklukan ng awa at iba pang mga furnitures na nasa loob na
tabernáculo.